What's up mga kailan, Manong Marcel nito. A couple of months ago, nag-solo ride ako papuntang Bineng Farms. Nasa north lang ito ng La Trinidad. Medyo malapit-lapit lang tong rota na to, pero challenging yung terrain dito at saka yung mga ahon. So para sa loop na to, nag-start ako sa provincial capital and then umakit ako papunta sa Buyagan Cemetery, going down to Wangal, and then from there going to Sadyatan Viewpoint. And then tinaha ko palusong yung Banengbeng Road papunta sa isang junction kung saan pakanan nun ay papunta na ng Bineng Farms. Tapos mula sa Bineng Farms, simula na yon na matinding ahon pabalik sa provincial capital. Unang-una mong mapapansin is yung nature vibe ng lugar. Napaka-green, ang daming puno, uni ng ibon, at saka yung sariwang hangin. Napaka-perfect para sa isang nature trip. So after yung lusong ng Wangal, dun na mag-i-start yung ahon papunta sa Sadyatan Point, kung saan yung magiging pinaka-highlight ng ride na ito. At dahil first time ko sa lugar na to, sobrang akong namangha at nagandahan. Tapos hindi mo na lang mamamalayan, after mong magtiyaga sa pag-ahon, bigla na lang bubungad sa'yo ang isang napakagandang tanaw. May mga gantong klaseng emotions. Ito mo medyo nafafatom na maliit ka lang sa mundong ito. Isang speck ka lang or dust sa mundong ito. There's something greater than you. Before ako pumunta dito sa lugar na to, nag-research muna ako sa Google Maps ng paano daanan dito. Abang nagbabrowse ako, nakita ko itong dalawang siklista sa Google Maps at minataan ko yung bikes nila. So nung pababa na ako sa Banengbeng, nakasalubong ko si Kuya at namukaan ko yung bike na gamit niya. Kaya bigla ko siyang pinuntahan at nakipagkwentuhan ako sa kanya na sinabi ko nakita ko siya sa Google Maps. Nahagip kayo nung Google Maps ngayon na kotse. Ayong umiikot. Oo. Sakto doon kayo sa may junction. Yun kata, yun. Ay, oo na. Kami nga. Ang galing. What a chance. Picture tanga rin sir, ta remembrance ko met. Sige ba. That was awesome man, that was awesome. Nire-research ko kahapon yung road na to via Google Maps. Naspot ko sila sa may doon yung junction doon, Banengbeng. So ito nga, nakasalubong natin siya doon. Eh, yung ano, kasi naka-Garneau na bike eh. And I like Garneau, it's a French product, it's a French brand. It's a beautiful place. May mga waiting shed kung gusto mong magpahinga-pahinga dito at hata attending picture-picture. So I decided to bring my mountain bike dito, my shocks, instead of the gravel. Chain ring ko, medyo malaki. Baka mahirapan ako sa mga ahon. So I decided to go with my mountain bike. Oh wow, that's a nice S-curve. Dito ko na picturean si Sir eh. Hindi ko nakuha yung pangalan niya, si Sir Garneau. Sabihin ko na lang. Okay. Tuloy natin ang trek natin. Ayoko tumila ako dyan. Sabi nga ni Kuya doon, maraming moss dito. Lumot. Wow. Ano to? Bamboo. Ang laki no. Ay wow. Hindi nang palusong to. Okay, Bineng. Ito na yung Bineng National High School. Sa Bineng na ang pinaka-lowest na elevation sa ride na to. Nasa 1,000 meters above sea level. Pagdating nyo dito, mas mainam na mag-resupply na kayo ng may inom or makakain dahil paglabas nyo ng Bineng, doon na magsisimula yung ahon.
Kala ko malaking splash na talaga. Hey, kid. Pakapito lang, Kal. Sa baba. Thank you, Kal. Dati, di ako mamilig mag ask ng directions. But come on, not all the time. Okay si Google Maps, like this one. Yung ahon mula sa Bineng Farms pabalik ng Capitol ay almost 4 kilometers na merong elevation na almost 370 meters above sea level. Yung gradient dito nag-range mula 10 hanggang 20. May punto pa nga akong nakita na 28 dun sa Strava ko. Dahil may kasikipan yung daan, kung may makasalubong ka or makakasabay na kotse, kailangan mong mag-minor para safe kayong pareho at pareho kayong makakadaan. Yun na. Let me rest for a while. Naisip ako muna magpahinga dito sa isang waiting shed. Napaka-quiet talaga. Saka nung whisper ako, nakakahiya. Hey, puppy. Like, hey, mind your own business, sir. Dumadaan pala rito. Safe ka dito. Sakali, meron kang way na makaka-uwi. Sight to behold, no? Mountains. Mountains. Ganda of mountains. Garrison ng mga Spanish noong Spanish era nung nabalitaan nilang mayroong gold sa bundukan ng Benguet. Originally, dyan sila nagstay sa poblasyon. Some 1874, ginawang Pueblo La Trinidad. Si Galve yung nag-expedition dito. Tinawag niya daw na La Trinidad dahil daw sa asawa niya na si Doña Trinidad Galve. Well, some other speculate na pag andun ka kasi sa may poblasyon area, makakita ka ng tatlong peaks ng bundok hill. Eh dahil tatlo, it resembles the Holy Trinity. Kaya naging Trinidad. Yan ang capital. Okay, dito tayo. Maramdam natin. Oh, yung lamig ng lusong. Oh, lamig. Wow, lamig. Ang sarap. That concludes my one-hour ngayon ng Pinay Capitol Loop. Bagay yan para sa mga ayaw pang ayaw lumayo. As mga 3-hour stop yun. Pero gusto nila ng mga challenging. Madugudugod din yung mga elevation dun. So ayun, maraming salamat at umabot kayo sa part ng video na to. Kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. Then subscribe na kayo. Laking tulong yun sa mga content creators na katulad ko. Hanggang sa muli, magkita-kita muna tayo sa comment section. Ako ang yung Manong Marcel. Lagi tandaan, karamusad, padyak lang ng padyak. Ride safe mga kailan.